Yun nga po, kung may bebenta mo lahat tong apat na to, pwede tayong kumita ng 400 pesos. At syempre, kalahating kilo lang yan. Paano pa kaya kung magbenta ka ng 1 kilo, 2, 3, 5 o higit pa? Hello Team Buenas! Welcome na naman po sa ating YouTube channel. Siyempre kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kakalimutan i-subscribe yung channel natin. Click mo na rin yung bell button para ma-notify ka kung may bago tayong video. Ako po si Mel Buenaventura ng Team Buenaventura at sa video na to, ang pag-uusapan po natin is gaano nga ba karami ang kaya nating tabasin at tahiin sa kalahating kilo na Taslan Fabric. Bali, ang gagawin natin yung kalahating kilo na Taslan Fabric ay gagawin nating Taslan Ruffle Short, Taslan Shorts, at saka Taslan Jogger Pants. Titignan na natin kung sobra o kukulangin o kung kasya ba siya dun sa tatahiin natin. Idagdag na rin po natin sa video na to yung simple costing. Titignan natin kung magkano nga ba yung nagastos natin, magkano nga ba yung kinita o kung posible nga ba tayong kumita. At kung gusto mong matutunan, malaman lahat ng sagot sa mga tanong na yan, tapusin mo tong video natin dahil ituturo namin sa iyo yan sa kabuuan ng video. At syempre, umpisaan na natin pagkatapos lang ng intro. Gagamitin ang tawag po sa tela na to ay Taslan. Tinimbang na po natin siya kanina, kalahating kilo lang po ito. So ang gagawin natin is ititiklop muna natin siya. Ito yung full width. Then gagawin natin, titiklop natin, paliliitin natin. So ang gagawin natin is ikakat natin siya. Titingnan natin at bibilangin natin kung ilan nga ba yung kaya nating buuin at tabasin sa kalahating kilo na Taslan Fabric. So naka-ready na po yung mga gagamitin nating pattern. So ito po yung ating mga pattern. Ito po yung ruffle shorts. Ayan, ruffle shorts. Usong-uso to. Ito po yung Taslan short na panglalaki. Ayan. At ito po yung jogger pants pattern natin. Ang mga pattern po natin is lahat ay plus size. So kung gusto nyo maka-avail ng murang pattern, meron po tayo nito sa ating Shopee account at saka sa Lazada. Shopee po natin is Team Buenas, Swings Life, Lazada, Team Buenaventura. So plus size and pre-size available po sa Shopee at Lazada po natin. So gagamitin at tatabasin natin is puro plus size para magamit at masuot namin yung mga tatahiin natin. So ganito. So simple lang ang gagawin mo, pag naitiklop mo na siya na ganyan, gupitin mo yung pinakadulo para siguradong pantay. Okay. Then kunin mo yung back. Kunin mo yung back sa ruffles. So ito yung back niya. So gagawin natin, is gugupitin natin yung eksaktong haba lang ng pattern natin. So okay. So gupitin natin to. Okay. Siyempre, ang ruffle short ay may ruffles. Ang ruffles natin is times 4, so 4 ang gugupitin natin. So, ayan. So, 4 ang kailangan mo, gupit tayo ng 4. So, 4 na cut para sa ruffles ng plus size. So, ito, kompleto na po yan. Mamaya na natin siya ilatag. Then, next natin is yung ating Taslan short na panglalaki. So, same sa ginawa natin kanina, dun sa ruffle short, ang kukunin mo rito back. Then, gugupitin mo lang din yung eksaktong haba niya. So, dito,
Basta pag nagugupit ka ng eksaktong haba, magdagdag ka ng konting allowance. Konting-konti lang, kahit half inch lang. So, ito na po yung para sa ating taslan short. So, okay. Ang ikakat naman natin is yung jogger pants natin. Sakto to, di ba? So, syempre, ang kailangan mo lang din is yung haba. So, yung pattern naman natin, kasama na allowance. So, gugupitin mo lang yung haba niya. Yung bulsa, kasya na sa apat, ano, yung isang width na. So, ito yung sa jogger natin. Tapos, may sumobra pa tayo. Ang gagawin natin, ito pa, may isa pa tayo, yung pocket. So, ang pocket po ng taslan short at saka ng taslan jogger is parehas ng sukat. Gugupitin natin itong haba niya. So, para lang may idea kayo, yung isang full width ng ating tela, pag gumupit ka ng isang pocket, kasi bawat pocket is times 2, so syempre magkabilang bulsa yun. Pag gumupit ka ng isang haba na kailangan mo para sa pocket, is 4 na piraso na yun o kasya na yun para sa isang short at isang jogger. Okay? So ito po, kumpleto na siya. So may sumobra pa tayong konting tela, no? Dahil may sumobra pa tayo, ang gagawin natin is ikakat pa natin to. So, ang plano namin talaga is tatlo lang yung ikat. Dahil yun lang yung estimate ko, nakakasya sa kalahating kilo. Pero since na-ikat ko na lahat ng parts at may sumobra pa, meron naman tayong pattern ng taslan ruffles na pre-size o yung mas maliit kesa sa plus size. Tingin ko kasya pa to para dito. So, syempre, ganun din. Kukunin mo lang yung back. Then, gupitin mo lang yung eksaktong haba niya. Okay. So, ito siya. Siyempre, mayroon din niyang ruffles. Yung ruffles niya is kasing lapad lang din ng plus size. Pero yung plus size, 4 ang kailangan mo. Ito naman, 3 lang. So, tingin ko, kasya pa to rito. Cut tayo. So, ito lang po yung sumobra. So, kasya pa po siya. Ayan, 3. So, ito lang yung pinakasumobra rin sa kalahating kilo na tela. So, ngayon, gawin natin, isituturo ko naman sa inyo yung paraan ng paglalatag para maikat mo siya. Unahin na natin tong pre-size. So, ito yung pre-size natin. Tuturo ko sa inyo kung paano nyo siya ilalatag. Dito sa ruffles, wala ka nang babaguhin o gagalawin dito. Sakto na to. So, dito naman sa ating ginupit. So, ayan. Kung makikita nyo, ito yung full width ng tela. Ayan, ayan yung full width. So, nakatiklop siya sa dalawa o nakatiklop siya sa gitna. Okay? So, ang gagawin natin, so, ganito lang kasimple yung paglalatag. So, syempre, kailangan yung tela mo walang way. Kung mapapansin nyo, yung design ng tela natin is magkabaliktaran siya o kahit saan yung taas at baba. Kasi pag may way yan, hindi uubra yung paraan ng pagtatabas natin para makatipid. So, para makatipid tayo, baliktaran yung gagawin nating pagka-cut. Para hindi na magbago. Ayun, ayos mo lang yung dulo. Alin? Parang nakaangat na karan. So, ganyan yung diskarte kung paano mo siya ilalatag. Then, gupitin na natin.
So, itabi natin yung mga retaso kasi titimbangin ulit natin yan mamaya. Okay. So, okay? Okay. Lagay mo rito. So, kung napansin nyo, ang mga pattern natin ay itin race lang natin. So, times 2 pareho yan. Okay? So, pag binuka mo yan, o pag inopen mo yan, dalawang piraso yan. So, yung isang full width na kinat natin kanina, iskasya na siya para sa isang short o raffle short. So, ito siya. So, front to back yan. Okay? Siyempre, kailangan mo yan ng raffles. So, ito, may nakat na tayong isa. So, next natin yung plus size. Sa raffles, wala akong babaguhin. So, ganun din. Kailangan nakatiklop siya sa gitna. Yung full width. Tapos, ang paraan ng paglalatag is baliktaran. So, pagkatapos mo siya ilatag, ite-trace mo lang o ikakat yung ating pattern. So, ganun kasimple. So, okay. Ganun din po ito. Itong plus size. Ayan po. So, dalawang piraso rin yan. Ito rin, dalawang piraso. So, nakalimutan ko lang sulatan to. Times 2 rin ito. Times 2. Then, ito ay times 2 rin. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, yung full width ng tela at saka yung haba na ginupit natin, iskasya na siya lagi para sa mga tinitrace nating pattern. So, syempre, kasama niya yung apat na raffles. So, ito naman po yung shorts. Sa ganun ng diskarte ng pagka-cut kapag yung pattern mo is magkaiba yung front at back. So muli po, i-clip natin sa gitna yung full width. So bakit po magkabaliktaran? So para lang din may idea kayo kung bakit ginagawa namin is pagbaliktaran. Kasi ho, pag ganito po ang ginawa natin, pwede naman, yun nga lang, hindi siya kasya sa lapad. So, ginagawa natin, is binabaliktad natin na ganito para ma-minimize natin yung nagiging retaso o tapon na tela. So, i-cut lang po natin yan. So, ito na po yung para sa shorts.
So, lagi po yan times 2. Ayan. Ito rin, times 2 rin. So, ito na tayo sa jagger. Sa jagger, ganun din. Itiklop mo siya sa gitna. Ano kaya pa ganun na lang gawin ka? Diba kasi yung front at back nito? Yan pa ganun. Laki nga lang. So, sa jagger, simple lang din. Ititrace lang din natin. So, okay. Ganun lang po kasimple, no? Ayan. So, nakikat mo na. Yung jagger po natin is ang biyak niyan is hanggang dito lang. So, okay. Gayahin nyo lang po yung pagkat natin. At yung pattern. So, ayan po. Ayan lang ang biyak niyan. Ito po kasi yung may pocket. So, dalawang piraso po yan. Ayan. So, okay. Ang last po, yung pocket. No? So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, is itong full width ng tela. Ito po yung full width. Eh. Ito po yung full width. So, tiniklop ko siya sa gitna. Then, itiklop mo pa ng isang beses. Okay? So, ang bawat short o pants is dalawa yung pocket na kailangan. So, tetrace lang natin yan matapos mong matiklop. Okay. Yan po ay sakto na para sa dalawang short o dalawang pants. Or yung kamukha nung ginawa natin, isang short at isang pants. Sabi ko nga kanina, para sa isang short, dalawang pocket. Para sa isang pants, dalawang pocket. So, yan po, kompleto na po siya. So, ang tatahiin natin is yung Taslan Ruffle Short muna. So, ang una mong gagawin dyan is ipaloob mo yung right side. So, pag saklubin mo yung front at back, ang una nating tatahiin is itong J-shape. So, ito ay ang tawag dito sa operation na to, front rise, back rise. So, ituro na namin sa inyo, doon na tayo sa tahian. Tara. So, okay. Una nating tahiin yung front rise o yung J-shape. Pagkatapos mo tahiin yung J-shape o yung ating front rise at saka back rise, ang gagawin mo, ito optional. Pero mas maganda to, lalagyan natin ng topping para mas maganda tignan, mas matibay. Siyempre, mas mahal mo ito maibebenta kapag may topping. Okay. So, ito siya. Ito yung dinuktong natin sa overlock. Ang gagawin mo, lalagyan mo lang yan ng topping. Kahit gamit mo single high speed, okay lang. Pero since naka-ready yung piping natin, papipingan natin. So, ginamit naming sinulid is kulay puti, pero as much as possible, dapat kakulay ng tela. Kaya lang po kami gumamit ng puti para mas kita nyo yung kalalabasan o magiging itsura ng tahi niya.
Okay. Ito po yung pasada, no? Uulitin ko, ang purpose po, kaya po natin tinatapping is para mas matibay, mas maganda, at mas mahal o mas mataas yung presyo ng pagbebenta natin para kumita tayo kahit papaan. So after natin siya malagyan ng topping, dito ulit tayo sa overlap. So ito yung dulo nung tinatawag kong J-shape, ito. So bubukahin mo lang yan. Ayan. Yung kabila o yung back, ganun din. Bubukahin mo. Tapos pagsasaklubin mo siya. Ang tawag dito ay inseam. So, okay. After mo siya mapagduktong, papasadahan mo ulit siya ng topping para mas matibay, mas maganda tignan. Okay. So, okay. So, ayan po. May mga topping ang mga duktungan natin. So, mas matibay siya. Mas maganda tignan. Okay. Pagkatapos mo maiduktong, matahian yung mga gitnang bahagi ng tela, dito na tayo sa gilid o yung tinatawag na side seam. So, gagawin natin yung side seam, i-close na natin. O ang tawag sa operation na to, side close. Pero dito sa pinakadulo, kasi ito yung laylayan eh. Ito yung laylayan, yung may korte. Ito yung itaas, yung lalagyan natin ng garter. So, mag-iiwan ka rito ng 1 to 2 inches na open area. So, pakita ko na lang sa inyo. So, eto, mag-iiwan ka ng open area rito. Ayan. Diyan natin ikakabit yung ruffles mamaya. Siyempre, sa kabila, side close din. Hindi ko na-agingan yung ano. So, side close mo rin, mag-iwan ka rin ng bukas na bahagi. Tapos, yung pinakalaylayan nung iyong short, overlockin mo. Yung kabila, ganun din. Yung pinakalaylayan. So, ayun, kita mo. So, kung mapapansin nyo, is short na siya. Ayan. So, doon na tayo sa single high speed. Ay, hindi pa. So, syempre, ipe-prep na natin yung ruffles. Okay? So, ang ruffles natin, di ba, apat na piraso o apat na cut. Yung dalawang piraso, pagduduktungin mo. So, bawat dalawang piraso, pagduduktungin o i-join mo. Ayan. Tapos, o overlockin mo magkabila o yung mga gilid na bahagi. Kung may makina ka ng lettuce, okay lang din 'yon o kaya ilupi mo. Pero kami is overlock lang yung gagawin natin, overlock portraits. So, gagamitin natin kulay is kulay puti na sinulid, pero as much as possible, maganda siguro kung gagamitin mo is kakulay ng tela. So okay, ganyan lang po yung gagawin natin, overlockin natin magkabilang tabi. Yung isang ruffles pa, yung isang pares, ay ganun din ang gagawin mo. Pagduduktungin at saka overlockin yung magkabilang gilid. Si Ate Christy po ulit ang magsisingle. So ang una natin gagawin, is yung laylayan, i-hemming o tutupian mo muna. So yun yung pinakalaylayan ng shorts. Thank you.
dito, okay? Pagkatapos mo matupian yan, ang gagawin naman natin, tabi mo lang yan muna. So, itong ating raffles is lalagyan na natin na sharing. So, naituro na po namin to sa ilang mga video natin. So, kukuha ka lang ng pin. Ipakita mo yung pin. Kukuha ka lang ng pin, tapos itutusok mo lang yun dun sa ordinary pressure put mo. So, may video tutorial tayo nito. Kung wala kang sharing put, ganito na lang ang gawin mo. Tapos, yung speed tuner mo, lagay mo sa 5. Para compress siya. So, ang sharing lang naman yan, sa gitna. Dire-diretso lang. So, kung mapapansin nyo, is nag-sharing na siya. Okay? Pag tinanggal mo yung pin, is mawawala na yung sharing niyan. So, yun po. Ganun lang kasimple. Magkakaroon na tayo ng raffles. So, matatanggal naman yun yung sharing yan pag tinanggal mo na yung pin. So, bali magiging ang raffles mo is 2 piraso na lang. Kasi diba pinagduktong natin kanina sa overlock yung 2 para maging 1 buo siya. So, bali 2 na lang siya ngayon. Yung 2 na yun, yung isa para dito sa kabilang side ng short mo, yung isa naman dito sa kabilang side. So, ang gagawin mo, yung dulo nung iyong raffles, dun sa open area natin, dun mo siya ikakabit. Ayan. So, ipipin ni Ate Christy. Hindi, dito mo ko sa kabila ipipin eh. Ano ko na kagad siya. Para hindi ako nalito. Okay. Yung isa. Ayan yung isa. Ipin ko mo na rin sa akin. Diba di ganyan yun? Ano ba? Ganyan. Yan. Nakapin na siyang pag-ano. So, okay. Ang gagawin mo, magpipin ka sa front. So, alin ba yung front? Ang front is yung mas maliit. Kung napansin nyo yung back natin, mas malaki. So, ito, ang pwesto nyan, ito at yung raffles. So, ito yung korte nung laylayan. Ang pwesto nung raffles is pa-island din. So, pasosobrahin mo lang siya ng konti doon sa laylayan. So, ayan. Pag tinignan mo siya sa ilalim, sobra lang siya ng konti. So, ipin mo doon. Pin mo nga. So, ipipin ni Ate Christy para mas madali siya i-basting. Okay. Ngayon, syempre, hindi naman siya papasadahan basta ng ganyan. Isasama mo tong ano, tong open area niya. Pagkakabitin mo sila, parang ipapalaman mo siya sa loob. Sige nga, pakita mo nga. Ayan o. So, parang ipapalaman mo siya sa loob. Dun sa kabila, ganun din ang gagawin mo. Tapos, duduktong mo lang yung iniwan nating bukas kanina sa side seam. Pagkatapos niyan, overlockin mo rin, ano? So, okay. So, ganun lang. Iduduktong mo lang yung bukas na bahagi niya. Ayan siya. Ayan, oh. Kung napansin nyo, is nakaduktong na siya. Ayan. So, i-overlock mo lang to. Then, syempre, tanggalin mo yung pin. Iduktong mo na yung kabila. Saan? Ayan. So, yung kabila, ganun din. Ipapalaman mo rin siya dun sa bukas na bahagi. So, parehas na parehas, walang pagkakaiba.
So, yun, tinanggal na yung pin. Overlock mo. So, dito sa overlock, ang gagawin mo lang, yung dinuktong nating kapraso, overlockin mo lang. Ito ay salamin. So, okay. Ito po yung mga dinuktong natin. So, tingin pa kita mo to. Ito po yung mga dinuktong natin. Parang pinalaman nga natin itong ruffles dito sa bukas na bahagi ng side seam natin. Yung kabila, ito rin. So, ito rin yung sa kabila. Ganun din. So, ang gagawin mo, pagkakabit ng ruffles, ganito. So, simple lang to. And so, itong ruffles, isitatahi mo dito sa laylayan. Ayan, itong laylayan, babaybayin mo yan, paikot. Ha? Ngayon, pag nakarating ka na dito, pag nakarating ka na rito, bumalik na yung ruffles dito, ididiretso mo siya paakyat dito. So, ganun din yung gagawin mo sa kabila. Para hindi ka malito, sa pagkakabit ng ruffles, sa front ka mag-uumpisa. Ano yung front? Yung mas maliit. Malaki yung back, kitang-kita mo yan. So, babaybayin mo siya. Attach dito, paikot. Pagdating dito, sa side seam, diretso paakyat. So, dun tayo sa high speed. So, kagaya ng sinabi ko kanina, babaybayin mo lang yung laylayan, i-attach mo yung ruffles. So, okay. Pagdating mo po rito, ito na po yung duktungan, eh, no? So, pagdating mo po rito, ito na po yung duktungan. E dito tayo nag-umpisa, dito rin tayo magtatapos. Pag nakarating ka na dyan, yung ruffles mo, paakyat na rito sa side seam. Okay. Makakalog na yung kamay ko. Sabihin mo lang, parehas lang sa... So, okay. So, pagkatapos mo siya na ikabit, sobra yung ruffles niyan, gupitin mo lang. Gupitin mo. Gupitin mo yung sobra. Ilatag mo para makita nila yung ano. Ilatag mo. So, ito po siya. Pagka na ikabit mo na. So, ito po yung ruffles niya. Ayan, o. So, ayan po yung ruffles. Okay. So, same procedure sa kabila, ganun lang din ang gagawin mo. So, yan na. So, okay. Ito po yung itsura niya kapag nakabitan mo na ng ruffles pareho. So, ngayon, ang gagawin naman natin is magkakabit na tayo ng garter po. So, sa pagkakabit ng garter, ito yung pinaka-sentro niya. Ayan. So, pagtatapatin mo lang yung dalawang sentro, front at saka back. Tapos, sukatin lang natin yung kalahati. Sukatin lang natin to. So, mula rito, sa pinakadulo niya,
is 13 inches. Okay? So, yung garter nun, is pwede mo gawing 13 inches. Then, ang sukat, hanggang 14 o 15. Depende sa mabibili mong garter kung medyo matigas. Ang garter po namin is sobrang lambot. Sa ngayon, ang mga nabibili namin is sobrang lambot. Ang sukat po na gagawin natin is 13 inches lang. Dahil nga malambot yung garter natin. Okay? Yung 13 inches na yun, dodoblihin mo lang po yun. So, okay? So, yan na po yung circumference nung inyong garter na gagamitin. 26 inches or doble ng 13 inches. So, bebasting lang natin gamit ang overlock or ang single high speed. Then itatahin na natin. So, dito tayo mag-umpisa. Dito tayo mag-umpisa sa front, yung pinaka-center niya, or dito sa back. So, bago mo i-attach yung garter, hatakin mo muna. Okay. Pakagatan mo lang ng konti. Then, kunin mo yung sentro. Sentro ng garter, pagtapatin mo. Ayan. Okay. So, yun po. Naikabit na po natin yung ating garter. Gagawin na lang natin is idadapa o ilalapat siya sa single high speed. So, ito, idadapa niya lang po yung garter. Kung hindi ko pa po nabanggit, ang sukat po ng lapad ng garter natin is 1 and 1 half inches. So, dalawang pasada lang po ito pagkatiklop mo. Papasadahan mo rito sa taas at saka doon sa baba. Dito ako magsisimula sa raffles. Ito yung unang pasada niya sa ibabaw. Ngayon naman is idadapa niya to. Papasadahan niya ron sa pinaka dulo ng garter. So ang pasada niya naman dito manggagaling sa ilalim. Ito mo, harap mo rito. So, ito po yung natapos natin. So, ayan po yung may raffle sa magkabilang tabi po. Okay? Ayan yung back niya. So, ito po yung natapos natin. Ito po yung Taslan raffle shirt na plus size. Ayan po yung suot ni Ate Christy.
Sunod naman po yung taslan shorts na panglalaki na may dalawang bulsa po. At sunod po syempre yung taslan jogger pants na may dalawang bulsa rin. At syempre lahat po ng binuo natin ay puro plus size. So, okay, ito po yung mga natapos at natahi natin, ano? Kung nakita nyo kanina, sinukat namin lahat. So, dalawa po yan, dalawang ruffle shirt. So, isang plus size, isang pre-size. No? So, titimbangin natin. Then, ito yung shirt na panglalaki na may 2 pockets. Tapos, ito yung taslan jogger. So, titimbangin natin para makita nyo po yung kalahating kilo siya. So, ito po yung mga naging retaso niya kanina. Yan na mga edit na gitnang malayo. Ito na mapi. Ayan. Angat. Nakita yung kilo. So, yun po. So, yun po yung nabuo sa kalahating kilo. Ano? Isang jogger, isang short pang lalaki, at saka dalawang ruffle short. So ngayon, pag-usapan natin is magkano nga ba yung bili namin dun sa telang taslan na printed. So ang bili ko po dito sa kalahating kilo is 150 pesos. So 150 pesos yung pinaka-puhunan mo sa tela. So kung ako po ang tatanungin nyo, itong mga plus size na ganito tulad nitong jogger na kasya sa akin, pwede mo po ito ibenta ng 150 o higit pa. No? Kasi nga pinaganda naman natin to. Nilagyan naman natin ng mga topping. Ayan. Ito po, may topping din yan dito. So, okay. Lahat yan, nilagyan natin ng topping. So, saka may mga side pockets. Ayan. Kung wala pa po kayong pattern nito, nasa Shopee account po natin lahat yan at saka sa Lazada. Shopee po, Team Buena, Swing is Life, Lazada, Team Buenaventura. Nasa description box yung link, saka sa comment section, naroon po yung mga link po. Ayun, ayun nga, tuloy natin. So, magkano nga ba yung posible natin kitain sa puhunan natin sa tela na 150 pesos? So, dito pa lang sa jogger pants, pwede mo na ibenta to ng 150. So, 150. Yung short, na may 2 pockets. So, pwede mo na to ibenta ng 100. Okay? Ito naman, pwede mo to ibenta ng 75 ang isa. Okay? So, tingin ko kaya mo to ibenta, lalo na itong plus size. So, kung 250 itong dalawa, 150 plus 100 yung short, plus 150 itong dalawa, 75 ang isa, yung taslan ruffle short, ang equivalent niya lahat, itong apat, is 400. No? So, at yun nga po, kung may bebenta mo lahat tong apat na to, yung dalawang taslan ruffle shirt at yung short pang lalaki, at itong taslan jogger pants natin, is pwede tayong kumita ng 400 pesos. At iaawas mo na lang po yung puhunan sa tela na 150 pesos, kaya may sosobra ka pa talaga na 250 pesos. Dun sa 250 pesos na yon, iaawas mo na lang yung labor costing at other expenses na tingin ko naman malaki pa yung sosobra para sa'yo, sobra pa para dun sa pagod at tinrabaho mo. At syempre kalahating kilo lang yan. Paano pa kaya kung magbenta ka ng 1 kilo, 2, 3, 5 o higit pa? At sana naintindihan nyo po yung ating simple costing. At syempre kung hindi mo napanood yung video tutorial natin kung paano tahiin yung taslan short with 2 pockets, click mo lang po yung video na lalabas dito sa gilid ng ating screen. Kung hindi mo naman po rin napanood yung pananahipo ng taslan jogger or yung checkered pants na ginawa natin kanina, meron din po tayong video nyan, click mo lang din po yung video na narito po sa kaliwa ng ating screen. So yun po, tatapusin na po natin yung video at ako po si Kuya Mel ng Team Buenaventura at magpapaalam na ako. See you sa next video.